Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Binibining Elaisa de Gamba, ang inyong guro sa araw na ito. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pagtatanim ng halamang ornamental. Para sa ating layunin, una, nakapagpapakita ng wastong pamamaraan at paghahanda ng taniman. Pangalawa, makapagpapakita ng wastong pamamaraan sa paghahanda ng mga itatanim o patutubuin. Pangatlo, nakapagsasagawa ng paghahanda ng taniman. At ang pang-apat na may ay nagpapahalagahan, ang pagtutulungan at kasipagan sa pagsasagawa. Ngayon, meron akong ibibigay na mga aralin upang ito'y inyong sagutin. Ito'y inyong subukan ang jumbled words at dapat ito ay inyong sagutin sa 5 minuto. Mga kinakailangang bagay sa paghahalaman o pagtataniman. Bigyan ko kayo ng 5 minuto upang ito'y inyong sagutin. Handa na ba kayo? Magaling! Tapos na ang 5 minuto? Tapos na ba ang lahat? Magaling, ang tamang sagot sa unang bilang ay ang lupa. Pangalawa, kasangkapan. Pangatlo, halaman. At ang pang-apat naman ay kagamitan. Ngayon, uulitin ko ang mga bagay na kinakailanganin sa gagawing pagbabago ng bakuran ay una, ay ang lupang pagtataniman. Pangalawa, mga kasangkapan. Pangatlo, mga halaman at punong ornamental. At ang pang-apat naman ay mga kagamitan. Tama. Ngayon, may iba't ibang uri ng halaman. Ito ay ang una, ang herbs. Pangalawa, shrubs. Pangatlo ay tree. Pang-apat ay rhizomes. Panglima naman ay bulb. Ang pang-ani naman ay planting vines. Ngayon, ito ang mga bagay na dapat isalang-alang sa paghahanda ng lupang pagtataniman. Una ay ang piliin ang lugar na patag at hindi binabaha upang maiwasan ang pagkalunod ng mga pananim. Pangalawa, check na ang lugar na nasisikatan ng araw upang umani ng magandang uri ng mga pananim. Pangatlo naman ay pumili ng lupang buhaghag, mataba at patag upang mapadali ang pagtatanim. Pang-apat naman ay pumili ng lugar na malapit sa pinagkukuhanan ng tubig upang maging madali ang pagdidilig o maiwasan ang pagkatuyo ng halaman. Ngayon, ito naman ang mga wastong pagpili ng halamang ornamental. Ang wastong pagpili ng halamang ornamental ay ang maraming dapat isalang-alang sa pagpili ng halamang ornamental upang ang pananim ay kinakailangan nito ay ang makabuluhan. May mga bagay na maaaring natin gawin sa pagsasagawa ng landscape. Gardening na nararapat ng alamin ang lawak ng lugar gamit ang halaman sa kapaligiran, kaangkunan at panahon at anyo ng lupang taniman at pumili ng halaman ornamental ng itatanim. Ngayon, ang wastong pagpili ng halamang ornamental ay isang sapat. Ang mga punong ornamental na matataas ay itatanim sa gilid, sa kanto o sa gitna ng ibang mababang halaman. Malalaking puno at maraming mga sanga na karaniwang tumataas mahigit na 7 metro kapag magulang na. Halimbawa nito ay pine tree, red palm, golden shower tree, fir tree, ilang-ilang, palm tree at iba pa. Ang halamang ornamental ay
Ang halamang ornamental shrub naman ay halamang ornamental na mapalumpon. Halamang mailang matitigas na sanga at maaring gamitin pambakod. Karaniwang hindi tumataas ang higit na 7 metro, halimbawa nito ay gumamela, rosal, adelfa, sampagitas, santan at iba pa. Ang halamang ornamental na mumulak naman ay ang mga halamang punong ornamental ay inahalo o isinasama sa mga halamang di namumulak. Halimbawa nito ay ang halamang ornamental na namumulak, itatanim dahil sa makukulay nilang bulaklak at mababangong halimuyak. Halimbawa nito ay rosas, adelfa, gumamela, marigold, santan, zinnia, bougainvillea at iba pa. Ngayon, nawa meron kayong natutunan sa araw na ito at ngayon ay meron kayong isasagawa at meron akong ibibigay na mga katanungan. Handa na ba kayo? Magaling! Para sa inyong takdang aralin ay gumawa kayo ng flower paper at ito'y inyong ipapasa sa sunod na araw. Nagkaintindihan ba? Magaling!